Hello guys, it's Marky Alonzo and welcome back to my channel. Today ang ituturo ay ang pagbabaneg. Okay, maraming nag-request sa inyo na to, di ba? Ituturo ko na. And perhaps ito na rin yung magiging last tutorial. Kasi guys, lahat ng basics na ituro ko na. Okay, mula sa pagpapadron hanggang dito sa binaneg, yun na yung mga kailangan nyong malaman. Ang kailangan nyo na lang ay pagyamanin kung ano man yung mga naituro, kung ano man yung mga napanood nyo sa YouTube na tutorial namin sa Regalia. At kailangan nyong maging imaginative, okay? Kailangan nyong maging innovative. Ayan, those are the keys para mapalawak, mapagyaman, at mapagaling kung ano man yung mga bagay na naibahagi sa inyo regarding hand embroidery. Okay, and I hope manood pa rin kayo sa mga videos ko kahit it's not more on tutorial na. And kasi nagawa din naman yon because of the pandemic. Okay, bawal lumabas, pero kahit bawal lumabas, merong napaka-productive na bagay na nagawa tayo, which is ang matutunan ang hand embroidery. Not just hand embroidery, but the Regalia way. Yay! So ayun guys, since ito na rin yung last tutorial or embroidery related na video, marami rin kasing nagtatanong ng kung paano magsimula sa bordahan. Ang tagal kong pinag-iisipan to. Kasi alam nyo yun, wala, based on experience lang kasi eh. And wala din naman ako sa business side nung nag-aral ako nung college, nasa medical side ako. And alam nyo yun, siguro gumalaw lang ako sa pagdasal, saka sa pag-iisip mabuti. O paano ba dapat in-establish ang isang bordahan? With all honesty, sabi ko nga sa inyo, meron lang ako nung good intentions. And perhaps pera to really start the business and yung skills wala talaga. So I met a group of bordadera na nagbuburda sa ilalim ng puno ng mangga kasi pinapaburdahan ko yung belo ng birhen namin, and I offered them na baka gusto nyo magsimula ng burdahan, pupuhunanan ko. And ayun, yun yung pinaka-start talaga ng lahat. But along the way, nakakarinig ako sa kanila ng, like for example, yung dati kong head. Yung mga panahon na pag napapagod siya, ganito yung gusto kong mangyari, ganito yung gusto kong mangyari, tapos parang naiirita na siya sa akin, mga ganyan. Nagwa-warn siya na, iwan na kaya kita Makoy, mga ganon. Siyempre, parang buhos ng malamig na tubig yon, thinking na niloan lang yung pangpuhunan. Tapos, what if iwan nga talaga nila ako or iwan ako nung head ko na yon? Paano kong gagawin lahat ng order, lahat ng natanggap ko na? So ayun, nung nag-sprout sa isip ko na ay hindi po pwedeng wala pala akong alam. Kasi dati ang idea ko of bordahan is ikaw yung namumuhunan, tapos boss kang pupunta ro. Pagkatapos titignan mo lang yung project, tapos aalis ka na. It will never work that way. You really have to immerse yourself sa bordahan. And by immersing yourself, dun mo matututunan yung pagbuburda. Ang sabi ko nga sa inyo, nung gusto ko matutunan magburda, wala sa YouTube. Kaya, alam nyo yun, siguro bigay ng Diyos yung wisdom na o sige, ituro mo sa YouTube yan. Tal, di ka naman makalabas. Nagbablog ka naman. E di mag-tutorial ka na lang. Kasi nakita ko yung importance ng skills. Kung ang pagbabasehan mo ay mag-establish ng isang bordahan, I must say, you really have the skills. You possess that skills. Okay? Hindi po pwede na pera-pera lang. It will never work that way. Okay? Yung mga nagbuburda, yung mga bordadero, yung mga bordadera, they can always choose kung kanino nila gusto sumama. Kung pera-pera ang labanan, laging may mas higit sa'yo. Laging may kayang magpasweldo ng mas malaki kaysa sa'yo. But once you immerse yourself, you establish a very good relationship with them, I think doon na pumapasok yung empathy and compassion. Nagkakaunawaan na both sides. Nagkakaroon na kayo ng pagkakaisa. Kaya hindi basta-basta mo na maririnig na, iwan na lang kaya kita Makoy. Wala nang ganun. Kasi nakapag-establish ka ng magandang relationship. At the same time, kung meron kayong magandang relationship, nakakapag-exchange kayo ng ideas. Yung mga nagbuburda sa kayo matagal na sa industry na yan, talagang malalaguna ang mga kaalaman at saka ideas ng mga yan. Tapos ikaw, ano man yung na-observe mo or kung paano ka mag-isip, kung gaano ka man ka-creative, you can actually collaborate. Yes, that's the term. Yun din yung sinabi ko sa vlog na Regalia. Hindi mo sila tao. Actually, you collaborate with them sa mga nagbuburda mo. To sum up, I think mas importante yung skills kaysa sa pera. Pero kung creative ka, tapos talagang kaya mo mag-start from the scratch, hindi mo kayang bumili ng gold thread, andyan naman si Divisoria. Napakaraming materials na pwede mong gamitin doon. Kailangan imaginative ka na tao. Kailangan mataba ang utak mo. So pagka na-utilize mo kung ano man yung available na local na materials, then perhaps you can start from there.
you can make yourself known from there hanggang sa ma-recognize na ng tao yung gawa mo, until finally may magpapagawa na sa'yo ng project, perhaps doon ka pwedeng magsimula ng isang bordahan. Pag sa ganun ka nagsimula, you possess the skills already. You can train people kung paano ka magburda, kung paano yung way mo, or pwede ka makipag-collaborate sa kanila, yung way nila at saka yung way mo, so that magkakaroon ng harmony yung burdahan. So pag may harmony ang burdahan, may harmony ang mga projects ninyo. At of course, sa dami na nagbuburda, ang daming mga nagsusulputan na burdahan dyan, and during my time, 5 years ago, nag-iisip talaga ako ng way, paano ba marerecognize yung regalia? Kasi you really have to be different. Kailangan may ganun, kailangan may impact, kailangan ma-consider kanila. So ayun, so I think kailangan mo ng skills. Ayan, for you to be competitive. Being competitive doesn't mean to be rude. Being competitive doesn't mean na manira ka ng kapwa mo para umangat ka. It will never work that way. And with all honesty, I don't believe in seniority. I know, kapapasok ko lang sa Santo World. Never ako naging active dyan before. Although mahilig ako sa pagpopoon, I think hindi enough yon para sabihin na nag-exist ako sa Santo World even before I establish regalia. So, wala. Parang, tiyanan, parang bigla na lang akong gumanon. People were asking, sino yan? Anong background yan? Ano yung poon yan? Okay, but suddenly may burdahan? Anong alam sa burdahan yan? Those were the questions na narinig ko. Ayun, unfortunately, when I started regalia, ang pangit ng naging simula ko. Even before I introduced myself, other people introduced myself already in a horrible way. Na seemingly unredeemable yung ginawa sa akin na pag-i-introduce ng ibang tao. And sirang-sira ako at saka yung regalia, given na nag-i-start pa lang yung regalia noon. So the main purpose is sirain yung regalia. And unfortunately, narinig ko yon, naranasan ko yon sa mga mas senior sa akin, or those who are claiming they are seniors than I, kasi mas matagal sila sa Santo World, mas kilala sila, mas may pangalan sila. And guys, kung hindi man kayo nang galing sa marangyang pamilya, that's not your fault. Kung wala man kayong mga antigong poon na masasabi mong ipinamana sa inyo ng marangyan yung pamilya, that would never be your fault. Actually, it's a blessing, okay? It's a blessing for those who are chosen, but not everyone is privileged enough to feel na sila ay mga datihan ng nagsasanto at may mga say na sila. Kaya ako, pinapakita ko yung skills sa inyo, tutorials and all. Kasi gusto kong ibahin yung kultura. Yung kultura ng bastusan, yung kultura ng paninira, yung kultura ng pagka may burdahan ka, lalaitin ka. And the worst, kapwa mo burdahan, or kapwa mo owner ng burdahan, yung naninira sa'yo. For you, the young ones, pupwede nating i-cut yung cycle. Pupwedeng sa mga younger generations na pagka kayo na yung tinitignan, kapag kayo na yung ina-admire, pupwedeng ituro natin sa kanila na hindi maging rude. Na pupwedeng ituro natin sa kanila na we can be brothers and sisters, na may camaraderie na nag-e-exist sa loob ng Santo World. Tandaan nyo na hindi ko mabaguhan kayo, nagsisimula kayo, nag-e-establish kayo, hindi na kayo magaling at mas magaling na kagad yung mga seniors ninyo. Lagi nyo tatandaan yan. I think I am the best example of that. Na hindi kailangan marami kang pera, hindi kailangan na napakaganda ng pangalan mo, hindi kailangan merong sinasabi ka. So I hope I make sense sa mga nasabi ko. Wala po akong pinaparinggan, wala po akong pinatatamaan, disclaimer lang. And yung concern na yon ay actually para sa mga young ones, kasi I know my followers are mostly the young ones. I think kapag ganun yung nangyari sa atin, mas masasabi talagang we are devotees of Mama Mary, na we are the faithful believer of Jesus Christ, kasi naipapakita natin yung kabutihang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging mabuti natin sa kapwa natin. So guys, okay, pumunta na tayo sa may pinaka-content talaga ng vlog na to, which is ang pagbabaneg. Okay, look at this. Alternate, ito yung pinaka-typical one. Tapos, meron tayong alternate na may flat thread. Merong bricks, zigzag, and diamond. Okay? 5 uri ng binaneg ang matututunan nyo today. So, ano yung mga kailangan? As usual, fine thread. Okay, nasa TikTok yung mga uri ng fine thread. Nasa sa inyo kung anong gagamitin nyo.
Pakistan, Rotex from Divisoria, Spanish fine thread, or metallic fine thread. Of course, itong 1mm na flat thread, ayan, kasi maliit lang naman yung binanig natin. So guys, depende sa kapal ang dami ng strands na ikikidkid ninyo. Okay, po pwedeng magsimula tayo sa 10 strands. Kagaya nito, kasi maliit lang naman yung gagawin, scapular size lang, pero mas lumalaki, for example, pang frontal, po pwede hanggang 15, tapos magkakapa kayo, po pwede hanggang 20 na strands. Mas makapal, dapat mas malaki. Okay? Pag mas maliit, mas manipis. As usual, ang sinulid natin na to, karayom, at ang timbol na nawawala. Timbol, kailangan yun ng timbol. Guys, eto, kailangan yun ng ruler kasi magruruler tayo later. And of course, sign pen o ball pen o lapis. Okay, bahala na kung anong available dyan sa inyo. And bibigyan ko rin kayo ng bonus. Mamaya, gagawa tayo ng isang detalye na kagaya nito at saka nito. Ayan, kung paano magbanig ng detalye. Kasi ito yung binanig ay more on ginagamit as patungan ng binurda. Okay, instead of using tela, sometimes para mas mamahalin yung project, para mas masatawag na hand-embroidered as a whole, ginagawa nilang yung frontal at saka yung cape na binanig. Ayan, pero yung detalye, nakagaya na nakikita nyo sa Spain, ayan, ituturo ko rin sa inyo yung basic noon. Ano pa? Eto, disclaimer. Siguro maraming way ng pagbabanig. Pero guys, eto yung way namin. So hindi common nakita nyo na hindi nung kagaya nung sa napanood nyo sa iba or nakita nyo sa iba ay mali na kami. Or hindi common nakita nyo to ay mali na sila. Siguro walang tama at saka walang mali. Pero this time, ituturo ko sa inyo kung paano namin siya ginagawa the easier way. So guys, ayan, as usual, kailangan nating maglagay ng pelon at saka Gina sa bastidor. Okay, Gina na matte gold. Bakit Gina? Kasi minsan yung binanig, nagkakaroon siya ng space. So at least, gold yung material, gold din yung pinaka-base, which is Gina. So medyo hindi masyadong makikita yung spaces dyan. So iyan ang pinaka-safe. Ayan guys, ito yung pinaka-unang gagawin natin. Ayan, that's the scapular size para mabilis tayong matapos. Inilagay ko sa ilalim nung ating sample na binanig. Ngayon, guhitan nyo ng ruler. After doing so, tanggalin nyo na yung pin at saka yung tracing paper. This time guys, using yung pinaka centimeter na size na yan, na measurement, okay, guguhit lang dyan. The reason kung bakit tayo guguhit at gagawa ng pattern, kasi iyan ang magiging palatandaan natin ng tusok. Tapos guys, maguguhit din tayo pababa, from up, downward. And this time guys, lagyan natin ng 1 inch na guhit. So yung sumobra sa dulo, huwag kayong ma-stress. Okay lang yan. Okay guys, lagi nyo tatandaan na kahit anong style ng binanig ang gagawin natin, kailangan yan muna ang una natin gawin. Yehey, nasira yung mic. Okay, wala ng mic this time. Good luck sa pakikinig ninyo sa ugong ng electric fan at sa kapaligiran. Kailangan bakbakin yung ginawa. At ulitin ko kung ano yung paulit-ulit-ulit-ulit kong sinasabi. Kailangan yung palampasin sa may dulo. Okay, magpapalampas tayo sa dulo. Again, dahil nagsishrink yung Gina habang nagbuburda. Magpapasobra tayo sa apat na sulok ng burda para safe. Kesa yung kapusin yung size nung binuburda ninyo. Okay, kung sosobra man yung binuburda ninyo, okay lang yon kasi maitutupi natin yung sa paglalining. That's better kesa yung kapos sa actual size. And kung right-handed kayo, sa right side kayo magsisimula and going left ang tahe. Kung left-handed kayo, left mag-i-start dito sa other side at saka going right ang tahe. Alternate yung pangalan ng binanig na yan from the word itself kasi tutusok ka alternately. We'll be right back.
guys, nagpasobra sa may bandang laylayan para sa ating allowance. And ang tusok ay, ayan na, in between. Pasalupsop sa katabi ang tusok, papasok, kasi para ma-fill in ni Fine Thread si Gina. So at least less yung magiging exposure ni Gina. Or rather to say na matatakpan talaga si Gina. Okay? Kailangan tumusok ng pasalusok. Okay, pabalik na tayo guys. So kapantay na niya yung pinakaunang tusok. Guys, yan ay Rotex from Divisoria, yung medyo greenish. Pero may Rotex din na ganito yung kulay, gold. Pero this time, ang ginagamit natin ay Pakistan na fine thread. Ayan, kapantay na siya nung kanyang pangalawang tusok. Guys, na-realize namin, habang may nagiinuman, talagang napakahirap para sa amin i-shoot to. So guys, ganito na lang yung pinakamagandang gawin. Hahatiin na lang namin into 5 itong isang scapular size at saka dyan natin ilalagay lahat ng design. I guess maiintindihan nyo naman na yun eh, mauunawaan nyo na. Numbera natin, 1, 2, 3, 4, 5, okay? Sa isang scapular size, turo ko sa inyo kung paano iborda yung limang uri ng pagbabaneg. Guys, tapos na tayo sa may alternate na fine thread. This time, alternate pa rin yung gagawin natin pero may variety siya. Look at this. Dalawang piraso ng flat thread, isang fine thread, isang piraso ng flat, 1, 2, 3, tatlong fine. Ayan. So, depende sa inyo. Bilang lang kayo kung ano yung gusto nyong magiging pattern. Okay, pero this time, with the given fine thread na nagawa na natin na binanig, okay, maglagay tayo ng dalawang piraso ng flat thread. 1mm flat thread guys ha, kasi ang liit ng ating detalye. Ganun lang din ang tusok. Ganun din guys ang flat, hindi kayo magpuputol, ililiko nyo na lang siya. Yun ang kinaganda sa binami guys, walang putol-putol unless magbabariety kayo ng type of threads. Ganyan itsura ng dulo nyo no, yung mga tupi. Putol para may texture lagyan natin ng fine thread. Kita nyo yung fine thread, hindi naman pinutol, di ba? Ayan, ihakbang nyo lang, ganun.
As usual, hindi nyo napuputulin si fine thread. Hindi kita nyo agad ng flat. Ayan, alam nyo na kung paano sinisimulan si flat thread, diba? Ayan guys, tapos na. Balik tayo sa fine thread. Para hindi siya mukhang boring na stripes na alternate, pwede nating ibahin ng counting guys. Okay? Kung nanggaling tayo sa, ayan, dalawang flat, isang fine, dalawang flat, para medyo may volume si fine, gawin natin siyang apat na hilera this time. Okay? Pagkatapos yun ng apat na hilera, po pwedeng dalawang flat thread ulit saka isang fine thread ulit tapos apat na hilera ulit. Gets nyo? O ganun lang, bahala kayo sa counting, bahala kayo kung gaano kaganda tignan para sa mga mata ninyo. Guys, pang-apat na yan. And tignan nyo kung paano mag-lock ng dinanig pagka nagugusan ng sinulid. Ayun lang. Kung pwede nyo gawin yan, kung pwede sa may ilalim ng nung fine thread, o kung saan kayo natira, ganyan lang mag-lock. Hindi yan dugyot guys, kasi matatakpan yan. Okay? Tapos ayan, ganun lang din, magsimula lang ulit kayo ng tusok. As if hindi kayo naubusan ng sinulid. Ayan guys, tapos na. Okay. So, yun ang pinaka-start nyan. Dalawang flat thread. Fine thread. Dalawang flat thread. Apat na fine. Dalawa, isa, apat. Okay, just repeat the process. Yan ang kalalabasan yan. Okay. So, ngayon, ang next natin ay bricks. Ayan ang itsura nya. Dito sa aming model na banig ay 6 na piraso ang bilang. Okay, this time gagawin lang natin 5 kasi maliit lang naman itong ginagawa natin na to. Okay? Most common to. Lagi ko itong nakikita na ginagawa rin ng ibang bordahan kasi madali lang talaga itong isang to. So, let's start. So, dahil meron tayong isang piraso na ng fine thread dyan, let's consider na natin siya as one, ha guys, ha? This time, ang magiging tusok nyo ay katabi nung huling tusok. Ayan. Dahil bricks na siya, hindi na siya alternate. Hindi na alternate ang tusok. Kung hindi, katabing katabi nung pinakahuling yung nagawa. So yung sinasabi kong 5, 5 strands na tabi-tabi ang tusok ang gagawin natin. We'll be right back.
dito na tayo mag-iiba. Ang tusok natin this time ay sa may pagitan na. Sa pagitan nung unang lima. Ayan. Sa lusok. Gagawa tayo ng lima na strands ulit na dikit-dikit na same ang tusok katabi hanggang sa ma-achieve natin to. Guys, ayan na yung bricks. Ayan guys, ang bricks. Okay, this time, gawin natin ay zigzag. Okay, level of difficulty, siguro mga 7. Halimbawa ito guys. So, magkakaroon tayo ng counting, okay? As you have noticed, puro counting lang ang ginagawa dito. Okay, wala kaming pattern na nakashade na para susundan. Counting lang siya. So, this time, sa may zigzag, let's start counting. Tapos tingnan ko yung pinaka magandang way kung paano i-explain sa inyo while it's ongoing, okay? Let's start. Ayan, yan ang pinakauna natin tusok. Okay, let's consider that as 1. Okay? Yan, and that is also 1. Tingnan nyo to guys. Tingnan nyo yung gilid niya. Malalaki ang tusok ng gilid niyan. Kasi, yun ang pagsisimula natin ng counting. Okay, sige, let's continue. So guys, lahat ng tinusok natin na yan is 1. Okay, now, let's go to number 2. Yan. Magsimula tayo sa may lower 1. Okay, yet that's number 2. Tapos, yung mababang 1 ulit, nadyan nyo ulit siya ng number 2. Lower 1, number 2. So nakita nyo yung importance nung 1 cm na ginuhit natin, na graph. O, doon lang kayo gagalaw. Tapos yan, syempre, kailangan nyo itusok ulit yung dulo yan. Yan, yung pinakagapos natin. Always consider that as pinakagapos. Okay, ngayon, number 3 na tayo. So, si number 3, as usual, mas mataas kay number 2, which is yung pinaka-line. Kanina, in between siya nung dalawang line, di ba? Yan, that's number 3. Yan guys, gapo sa dulo kay number 4 na tayo na mas mataas kay number 3. So, in between naman si number 4. In between dun sa dalawang guhit. Guys, ang pinaka-guide nyo dahil yung pinaka-tusok nyo naman eh. Makikita nyo naman yung tusok nyo kung saan na. And guys, kay number 5 na tayo. And number 5 is the last number, okay? Ayun. Sa madalit sabi guys, si 1 to 5, ang nakuha lang niya ay etong dalawang, ano na to. Hindi ko masasabing 2 cm eh, pero ang kinuha kasi natin dyan na reference, eto, yung nasa lower na yan, yung mas maliit. I'm not sure if that is cm, pero ayun, yung dalawa na yon, yan si 1, 2, 3, 4, 5, okay? So, paggagawa natin si 5, naka-isang wave na tayo niyan.
Okay guys, number 5 is the last number, diba? Ngayon, 4, 3, 2, 1 tayo. I-mirror nyo lang yung tusok nyo, okay? So, babalik na rin nyo lang yung itsura na yan. Nasaan si number 4? In between. Okay, very good. Kasi number 5 is the highest, diba? So, dapat laging nasa ilalim ni number 5 si number 4 para pabalik. Tingnan nyo sa top view. Tingnan nyo sa top view, makikita nyo na yan somehow. Number 3. Number 2. Basta i-mirror nyo lang guys yung corresponding na number nung ginawa natin sa beginning. Nagbilang tayo ng 1 to 5 and then 5 to 1. And finally, number 1. Ayan guys, tapos na natin yung hanggang 1. At least remember na yung 1 na yan, simula siya ng new set ng 1, 2, 3, 4, 5 ulit ng kabilang, ng katabi niya, okay? Ayan ang itsura niya. Ayan ang itsura. Ayan. Pasensya na guys, nasa lighting din eh. Nakikita nyo na yung pagkasigsag, diba? Okay, gawa pa tayo ng isa pang zigzag. Basta remember na itong 1 na to, magiging 1, 2, 3, 4, 5 ulit siya ng katabi nyo na to. So, ayan guys, kung yan yung 1 nyo, sa 2 na tayo tutusok. Hanapin nyo yung 2 ng other side, i-mirror nyo lang, doon lang kayo tutusok. Guys, this time, doon na tayo sa diamond. Okay, let's start counting from 1 to 5. Huwag natin ituloy yung mula sa zigzag. Ngayon, magtahimo na tayo ng mga number 1. As you can see guys, merong drawing dyan kasi I'm trying to figure out kung paano mas mabivisualize. But since hindi naman talaga kami sanay yung nagdo-drawing, nag-shade at saka magbabanig, it's more on counting. Yan, lahat ng nauna na yan is number 1. And then, magna number 2 na tayo. So, dalawa na yung counting this time. Kasi diamond siya, buo siya eh. So, expect nyo na mirrored siya lagi. Okay? Si number 1, isa lang. Pero si number 2, dalawa. Dadyan nyo ng dalawang number 2, ipagitna nyo rin si number 1. Gets? Ayan. 2, 2. Okay? Sa ilalim ni 1, 2. Sa ibabaw ni 1, another number 2. Okay,
pagbalik natin guys, number 3 na tayo. Number 4. Finally, number 5. So si number 5, nasa pagitan ng dalawang number 4. So si number 5, hindi na siya mauulit. Iisa lang si number 1 at saka si number 5. Pero si 2, 3, 4, lagi silang may kapartner. Hindi rin nasunod yung drawing guys, sorry. Kasi di talaga kami sanay mag-drawing, puro counting lang. Yan, that's number 5, right? So, balik na tayo. Sinisolo si number 5, wala naman siyang kapares. Mag-4-4 na tayo. Okay, 4. Hindi naman siguro. 4. 4. 4. Sari na tayo guys, ha? Sari? Sari. Always remember, si 1 and 5 ay walang partner, okay? Sila kasi yung mga nasa dulo, sila yung mga tusok. Sa una lang naman siya mukhang mahirap guys. Pero once na alam niyo yun, it's a matter of muscle memory. Alam na ng daliri niyo yun sa susunod, lalo pag lagi niyong ginagawa. Okay, pabalik, 2, 2. Finally, 1. Okay? Si 1 ay solo lang, right?
natapos na natin si 1, guys. Of course, 2-2 na ulit tayo. Continuous lang. Kung natapos na kayo kay 1, hindi kayo magka-count ng another 1. Kundi 2-2 kagad. Ganun. Guys, paulit-ulit lang, okay? So, kahit huwag na natin tapusin yun, actually, nagdagdag kasi iniisip namin na makakapusin. Pero okay na yan, nakita nyo naman na yung diamond. Okay, ganun lang. Paulit-ulit lang na counting na ganun. Remember, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. And so on and so forth, okay? Guys, since natapos na natin itong binandag na to, nagtataka kayo siguro kung paano ginagawa itong mga to. Teden. Okay. Ngayon, mag-design tayo ng pang-spain, dadahon. Tapos, subukan natin i-apply yung binanig. Okay, kasi baka isipin nyo, itinuro ko kung paano yung pagbabanig, pero hindi ko tinuro yung paano pagbabanig sa detalye. Kung paano namin nagagawa yung mga project namin, ganun. Guys, if you do not know what's happening, lagi lang kayong babalik sa previous tutorial ko dahil hindi naman ituturo yung mga to ng hindi nyo alam, okay? Kung hindi nyo alam, I would be very detailed. But this time, since alam nyo na to, alam nyo na kung paano gumuhit at mag-design at mga materials na kailangan, okay? Ayan, yung pinakagitna na to, guys, ipa-flat natin to. I-flat pa nga natin yung gilid ng dahon. Ayan. Okay, pwede na yan, guys. Nung nagpahula ako sa regalia, may mga sumagot ng pelcloth. Ano ba yung tsura ng pelcloth? Ayan, guys, ang pelcloth. Mabibili nyo yan sa Divisoria at sa palengke meron yan. Okay, nagre-range siya ng 100 to 150 per yard. Depende sa laki. Yan ang usual na ginagamit kapag ka nagbabanig nyo ng detalye. Magtataka kayo kung paano itong detalye na ito mapupunta sa pelcloth. Hindi siya masisirox, hindi siya mabu-blue copy, hindi siya mabablack copy. Okay, the only way para makuha nyo yan ay kailangan nyo ng carbon paper. Okay, so paano babakatin si pelcloth kay carbon paper? Ayan. Babakatin nyo lang siya. So ayan, guys, nabakat na. Unfortunately, pag gaganyan, expect mo na na hindi ganun kalinaw. Pero meron ka naman magiging trace. So ang kailangan mong gawin ay linawan siya using a sign pen or a ball pen para makuha mo yung pinakasaktong detalye. Ayan. Distribution of threads tayo. Okay, binanig. Alin ang mga binanig na part dyan? Ayan, binanig. Pagkatapos, flat yung mga gitna at saka yung dulo para meron siyang texture. Okay, ngayon, paano ang gagawin natin? Guntingin nyo na siya, guys. Ayan, guys. Pagkatapos nyan, kunin natin yung tracing paper at saka karton para yung mga ipa-flat thread, mapakat natin sila, okay? Ayan, hindi nyo na kailangan i-trace ng buo, kundi ang tangan i-trace nyo lang ay yung ikakarton nyo, yung kailangan nyo lang na shape ng karton. So, sure na tayo na meron na tayong karton ng mga ipa-flat. So, ngayon, igagapos na natin si tracing paper. Nakuha nyo na yung shape ng pelcloth. Nakuha nyo na yung shape ng karton. So, magpo-photo na tayo. Guys, this time,
second layer lang. Hindi ito kagaya ng 3D natin na matambok. Ito kasi ay babanigin nyo. So kung titingnan nyo yung mga litrato sa Spain, binanig ang bawat detalye nila pero hindi sobrang tambok. Okay? So alalay lang tayo. Kung hindi, hindi nyo mababanig yan. Hindi nyo matutusok yan. Review kung paano mag-cotton. Alam nyo na ito eh. Dahil masyado siyang malawak, magagapos kayo sa gitna para hindi siya humulagpos. Ngayon, ano ang gagawin sa pelcloth? Okay, ganito guys. Ayan guys, ilalapat nyo lang si pelcloth doon kay cotton. And paano siya igapos? Ito ay gapos antigo. Guys, this time magbabanig na tayo. Okay, I'm choosing between zigzag or alternate. Pero para mas nakaka-spain ang dating, magzigzag tayo kasi mostly ang nakikita kong style nila o binanig sa mga detalye is zigzag. Okay, so ngayon magzigzag tayo. And paano tayo mag-i-start sa isang detalyeng naka-curve? Ayan, diretso yan eh. Naka-curve to guys. So what should we do? Okay, ganito dapat gawin natin. Guys, with all honesty, hindi na kami naglalagay ng mark dyan. Kasi perhaps alam na namin yung gagawin, kabisado na. Pero since this is tutorial, at baka hindi nyo pa talaga alam kung paano to gawin, para hindi naman masayang tong tutorial na to, sige, magbakat tayo sa ruler. Exactly the way we did sa may rectangular shape na to nung nagbanig tayo. Ano ba to, square? Balan. Okay guys, let's start muna. Kunin ulit natin yung cm na length nung sa ruler. Ayan guys. Okay, parang ganito lang din, di ba? Ayan o, hindi pala tandaan natin na yan. Okay. So, naalala nyo pa ba si zigzag kung paano dapat gawin? Guys, magsisimula tayo sa may pinaka-side na to. Okay. Flat ang gulo. Tandaan nyo yan, ha? Ang hirap ibanig ng gilid na yan kung may flat na. Pero kung may binanig yan, saka tayo magpa-flat, walang issue dun. Thank you.
guys, natatapos na tayo. Siyempre, isasagot nyo yan hanggang kay Gina, ha? Para naka-curve siya. Mamaya makikita nyo. Yan ang pinaka-lock natin sa kanya. Okay? So, yan. Yan ang pinaka-zigzag na nakikita ninyo. Tapos, ganun lang. Iduduktong nyo lang dito. Tapos, every sibula, ganun lang din. Tapos, babalik na rin natin, diba? Parang sa flat. And, guys, same process. Ayan, guys. Tapos na. So, nakikita nyo yung pagkasigsag niya at sa kapag, ayan o. So, ganyan ang itsura niya sa side na to. At si other, sa other side. Ayan. Okay. Nice one, diba? Ngayon, guys, magpa-flat na tayo. Wala namang special kung paano siya buburdagin. Kung ano man yung naging process natin ng basic hand embroidery tutorial, ganun lang din naman i-apply yan. So, isipin nyo na lang may palaman yung ilalim. Okay? Parang yung feeling na nag-3D embroidery. Ganon. Medyo matigas siya dahil sa may pinanig. Pero walang special. Kung paano sisimulan at paano tatapusin, it's all the same. This time, I'm using 2mm flat thread. Ayan guys, ifo-focus ko lang to para makita nyo kung gaano siya kaganda. Tatagilid. Ayan guys, okay. Ganyan ang itsura niya. Kasi kung mag-outro na ako, hindi nyo ito makikita ng ganito. Okay, outro na in 3, 2, 1. Guys, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanonood itong tutorial, sa mga nagko-comment, sa mga nagre-request ko ano yung next tutorial. I hope na ibigay ko sa inyo yung nararapat para sa inyo. When I promise na gagawa ng tutorial at ituturo sa inyo, we really did. I really did with my team. So, sana guys, na-appreciate nyo yun. Okay guys, hindi dito mag-end ang tutorial. So, follow me on my TikTok account kasi siguro magkakaroon doon ng tutorial, ng bit by bit tutorial kasi mas madali gumawa ng content doon as compared dito sa YouTube. Pero, pag may mga bago kaming natutunan, mga bago pang na-discover, I promised you guys na gagawa kami ng tutorial kahit gano'ng kahirap. Sobrang hirap itong ginagawa namin. Sobrang hirap i-shoot, sobrang hirap ituro, lahat-lahat talaga. So, masaya ako kasi marami nagsasend ng mga pictures, nagawa nilang design, nagawa nilang burda. Sapat na nakapalit yun guys, hindi ako nanghihingin ng kahit anong kapalit. I think ang pinakamaganda lang na result nitong mga ginawa namin, pinaghirapan namin, ay yung may matutunan kayo, may ma-i-apply kayo, para makagawa kayo ng damit ng mga poon. Poon nyo, pang negosyo, kahit ano, bahala kayo. Of course, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon to share this knowledge. And I would like to thank my team, each one of them, na nagtuturo mag-shoot. At noong mga panahong hindi pa ako sanay mag-burda, na they constantly guide me or assist me kung paano yung mga dapat gawin sa burda. Hanggang sa dumating yung panahon na finally natutunan ako. And these are the things that I'm sharing with you. So guys, do not forget, no matter what happens, practice lang ng practice. Okay? I know time would come na magiging magaling din kayo. It's not an overnight thing. Talagang pinaghihirapan yung mga ganong bagay. Imagine, it took me 5 years para magkaroon ng lakas sa loob na magkaroon ng embroidery tutorial at maituro sa inyo. Not necessarily magiging 5 years din yung magiging tagal na sa inyo. What I mean to say is that mas madalas kayo mag-practice, mas lalo kayong gumagaling. Okay? Don't forget to practice. Persevere. And guys, if ever naman na hindi na burda tutorial yung magiging content ko, I hope you still support my videos and my channel. I will see to it na mag-upload ako ng mga videos na nandun pa rin yung interest nyo, like mga poon, perhaps simbahan. O kaya, kapag mag-deliver ako ng mga damit ng poon, isasama ko pa rin kayo.
And guys, we live in a world na masyadong toxic, masyadong maraming negativity. Okay? And unfortunately, Santo World is not excuse sa bagay na yon. So, for you guys, the young ones, or for us, the young ones, perhaps, pwedeng gawin natin to na mas may care sa isa't isa. At mas mabait sa isa't isa. At huwag natin kakalimutan yung spirit of brotherhood, spirit of sisterhood. Okay? So, dahil yun naman talaga yung gusto ng Diyos. Tayo mga tagapangalaga ng imahen niya, ang gusto niya ay makatulad tayo ng pag-ugali na meron ang ating Panginoong Jesus, which is mapagbumaba at mapagmahal sa kapwa. At syempre, nagsishare ng knowledge kagaya ng ating mga tutorials. So I think yun na. See you to my next content. God bless everyone. Bye!